Kunti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng kintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man'y naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan'y hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Okay, isa po muling napakagandang umaga ngayon. Bati sa inyo mga ginigilan ng mga taga-subaybay. Samantalang muli pong dumarating ang umaga na tayo ay mayroong ganitong pagkakataon na makapagsama sa morning devotional. Kami po naman dito sa Hope and Love ay patuloy nagpapanya sa inyo na muli po nating bugulin at isang oras kalahati na pagbubulay ng kanyang banal na salita at pagdulog sa pamagitan ng panalangin. Amin pong inaasahan na sa umagang ito, sa mandako kayo naroon, ay amin po muli kayong makaulayaw sa atin pong pagbubulay. At nato, atin pong wini-welcome ang ating kasama dito sa Hope and Love. Ating welcome ang atin pong co-host, Pastor Juby Estrada. Good morning sa iyo, Pastor, at ikay bumati sa ating mga taga-subaybay. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Pastor Porto. Isang magandang at mapagpalang umaga din po sa lahat ng ating mga viewers, kayo man ay nato sa Pilipinas o nasa ibang bansa. Happy midweek po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules, October 13. At welcome po
kayong lahat sa Hope and Love Morning Devotional. Ako po yung maasa na inyo pong i-like at i-share ang ating mga link sa ating pong mga mahal sa buhay at mga kaibigan upang hindi lamang tayo ang makinabang sa ating pong devotional ngayong umaga. Salamat po, mga kapatid. Okay, thank you so much, Pastor Joey. At salamat sa ating mahal na Diyos na patuloy na nagbibigay ng ganitong pribilehyo na tayo magkapatuloy na makapag-ugnay sa Kanya sa pamagitan ng pakikinig ng Kanyang banal na salita at panalangin. At ang atin pong mga kasama ay hanggang sa ngayon wala pa rin po. Ganun pa man ay tayo po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Diyos. Talagang napakarami na kagad, Pastor Jovin, ang nasa online upang sila ay makasama natin sa umagang ito. Ano? Ayan, nandyan sina Sister Beth Opel Makasiro. Ano po? Ano po? Maribit sa Lapare sa Ligaw. No? Rene Baby Sayat. Ano? Brother Rene, good morning sa iyo. Daisy Villaverde. At gayon din si Benji Laguador. Magandang umaga din sa iyo, kapatid na Benji Laguador. Juicy Austria. At gayon din ang ating Sister Lilia Mopera ng Infanta. O, so, Mayit Elpa Akleta. Lydia Di Castro Marquez. Good morning din po sa inyo. At ganyan din si kapatid na PB Kada. Po, so, sa umagang ito po, mga minamahal na mga kapatid ko, ay tayo'y patuloy na nagpapasalamat sa ating mahal na Diyos. Ano po, bagamat sa umagang ito, ang atin pong nakatakdang tagapagsalita ay hindi po natin makakasama. No, sapagkat siya po ay dinapuan ng karamdaman. Gayunpaman ay ang atin pong patuloy na pag-asa ay naroon ng ating mahal na Diyos na kakalinga sa Kanya. Idalangin po natin siya, mga minamahal na mga kapatid ko, si Pastor Cadiz, na sana ay sa lalong madaling panahon naman ay mabalik sa Kanya ang Kanyang dating kalakasan. Sapagkat sa panahong ito ay napakaraming gawain po kaming mga pastor. Ano po? At dahilan nga sa paghahanda po ng pagdating ng ating buting presidente Elder Ted Wilson ay ang amin pong mga gawain sa pangaral ay yan po'y sabay-sabay pong nangyayari. Po, kaya nga po ang akin ang inyo pong abang lingkod ay mayroon din pong kasalukuyang ginagawang blended evangelism dito po sa aking distrito. Ano po? Hindi pong masusubaybayan din po ako sa Facebook tuwing gabi mula alas 7 ano po, hanggang alas 9. Ano po? At pwede rin po kayong makapasok po sa Zoom kung gusto po ninyong talagang makasama po sa atin pong pangangaral at tinatalakay po natin ang patungkol sa kalusugan, ano? Health Happy Bible Seminar. At ang alam ko si Pastor Jobe may banda-banda riyan ay siya mag-a-anonsyo din ng kanya pong online evangelism. Po. So sa umagang ito, mga minamahal na mga kapatid ko, ang amin pong laging usapan ay siyempre ay alinman sa amin ang magiging tagapagsalita. At ayon po sa ating bubuit, ang atin pong magiging tagapagsalita ngayong umaga, walang iba, ang lingkod ng Panginoon, ang aking co-host, Pastor Joby Estrada. At bago po kami magpatuloy, mga minamahal, mga kapatid ko, tayo po muna ay dudulog sa ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Tayo manalangin. Amang banal na mapagpala ka po sa lahat, O Diyos, kami po ay malugod na nagpapasalamat sa inyo ngayong umaga. Na bagamat wala po ang aming mga kasama, Panginoon,
kami po ay may patuloy na inspirasyon na inyo pong ipinagkakalog pang basa sa umaga, ito ipinagkalog ipo muli sa amin ang buhay, ang lakas upang makapagpatuloy kami sa paglilingkod. At narito, Panginoon, kasama po muli namin ang mga kapatid, ang inyong mga minamahal na anak, ang aming mga kaibigan na sadyang naglalaan ng panahon, Panginoon, upang patuloy nilang tanggapin ang mga mahalagang mensahe ninyo, Panginoon. Aming idinadalangin sa inyo ang umaga nito. Ang inyong pakikisama ang siyang muli naming maranasan, O Diyos. At gayon din, Panginoon, kay Pastor Joby, na siyang magbabahagi ng tinapay ng buhay. Muli niyo pong ipadaloy sa kanya ang kaalamang makalangit, Panginoon, upang maliwanag na kanyang maisaysay ang dulot na mga mahalagang puntos buhat dito sa aming devotional ngayong umaga. Amin din dinadalangin ang aming mga kasama, Panginoon, nawaya patuloy po ninyo silang pagpalain naman ang kanilang mga kalagayan sa ngayon, Panginoon. Lalugit si Brother Glenn, patuloy na mabuting kalusugan, pagpapagalin, ipagkaloob niyo po sa kanya, Panginoon. Salamat po, Diyos. Kami po ay may kapanatagang magpapatuloy sa umaga nito. Sa pag-asang kayo po ang aming kasama, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For quite a long time.
Ang atin pong pag-aaral ngayong umaga ay pagpapatuloy po ng ating tema na kung saan si Jesus ang ating dakilang punong pari. At wala po tayo ngayon, walang tagapagsalin. Hindi ko alam kung si Pastor Porto ay kayang magsalin. Pastor Porto, hindi ko alam kung gusto mo nariyan ka sa aking tabi o ikaw ay pwede ka sanang magsalin ng kagaya ni Ma'am Lina. Siguro ilagay na kita dyan sa aking tabi para ako'y mayroong inspirasyon. Para hindi ako makadamang nag-iisa. Ayan. So mga kapatid, ngayong umaga, ang atin pong pagpapatuloy sa ating pag-aaral, ang topic natin ay may pamagat po na The Union of Justice and Mercy. Pag sinabi po nating union, ay ito'y parang pinagsama, pinagsalib, ano? Ito man ay pwersa o lakas ng dalawang bagay na ito, yung hustisya at yung kaawaan, mercy. Atin pong mga talata ay nasa Hebrews 9 verses 3 and 4. Narito po sa aking screen ay mga English po yan, pero aking hayaan ninyong basahin ko din po sa Tagalog. Ayan. Sabi po rito, sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag dakong kabanal-banalan. Dito ay nakatayo ang isang gintong dambana ng insenso at ang kabanang tipan na ang paligid ay nababalutan ng ginto, na siyang kinaruroonan ng sisidlang ginto na kinalalagyan ng mana at ng tungkod ni Aaron na namumulaklak at ang mga tapyas na bato ng tipan. Kapatid, noong dalawang araw na ating pag-aaral, ay atin pong o tinalakay po ng ating mga speakers ang tinatawag unang ang gawain sa unang silid. At kahapon, si Pastor Ralph, tinalakay naman niya yung gawain ng ating Panong Jesus doon po naman sa ikalawang silid. Ngayong umaga, ay atin pong pag-aaralan yung mismong paglilingkod ng Panginoong Hesus. Yan doon po sa tinatawag nating most holy place at ano ba ang mga bagay na naroon nito. Una po sa lahat dito sa ating devotional ay binabanggit mga kapatid na ang pag-aaral po ng topic na tungkol po sa langit ay talagang napatunayan na ito po ay hindi mapapasubalian. Katulad ng mga binanggit ko nung una pang mga araw ng buwan ng Oktubre, ay binanggit ko po sa inyo na may mga tao po na may pag-aalinlangan sa aral o doktrina ng sanktuaryo. Meron pong mga tao na hindi sila naniniwalang may sanktuaryo sa langit. At maaring ang paniwala nila ay meron lang sanktuaryo sa lupa. So dito po ay binabanggit na talaga pong meron pong existence. Ibig sabihin, umiiral po kung papaanong may sanktuaryo sa lupa, may sanktuaryo po sa langit. Bakit? Yung pong ginawa ni Moises na makalupa na sanktuaryo ay after sa pattern doon po sa ipinakita sa kanya. Ang ibig sabihin po, merong pattern, meron po doon sa langit na ipinakita, kaya nga ito'y natulad o nagaya ni Moises. At maging si Pablo na isa pong dakilang apostol sa kanyang kapanahunan ay nagtuturo din po na ang sabi ay yung pattern ng tunay na sanktuaryo naroon po sa langit. At isa pa na alagad ng ating Panginoon si John
ay nagpatutuo din po na nakita niya ang sanktuaryo doon sa langit. So talaga pong hindi mapasubilian, mga kapatid. Talagang marami po na mga talata sa Biblia na pinatutunayan na meron pong sanktuaryo sa langit kung papaanong meron sa lupa. Kaya nga yung templo ng langit o sa langit, ito po ay dwelling place ng Panginoon, ng Diyos. At ang kanyang trono ay natatag sa katwiran at yung pong pag-upom o paghatol. Kaya nga mga kapatid, itong tinatawag nating most holy place, ano ba ang mga naroon? I hope na ma-share ko po, maipakita ito sa atin mga kapatid. Ayan ito. Hopefully ay... Sorry. Ayan, masyadong maliit pala itong larawan ko. Atin pong maipapalaking kaunti. Ayan, lumaki na ng kaunti. Pero yan po yung larawan, mga kapatid, na ipinapakita po ano yung most holy place, mga kapatid. Binanggit sa ating talata na ang most holy place dun po sa ikalawang tabing, sa likod ng ikalawang tabing ng tabernakulo, ang tawag po niyan ay kabanal-banalan, dakong kabanal-banalan. Yun po yung most holy place na ating binanggit na nung manakang araw, na pagkatapos po ng daily services, yung araw-araw na paglilingkod ng mga pari, sa paghahandog ng mga tao, ng mga Israel, para po sa kapatawaran ng kanilang kasalanan, ay dumarating po yung tinatawag the Day of Atonement, yung araw ng pagtubos na kung saan ang punong pari, wala pong ibang papasok doon, hindi po pwede yung mga levita o basta saserdote lamang, kundi talaga pong yung punong pari, yung high priest, tanging siya lamang ang makakapasok doon upang gampanan ang ministeryo. Kaya nga, doon po sa most holy place na yon ay nakatayo ang isang gintong dambana ng insenso. Yung nakita po ninyo, naroon yung insenso yun, ano? Kung saan ating binabanggit yan po yung mga panalangin. Yan, ang mga tao, ng mga banal, at tinatanggap doon at kung saan yan po ay ang ating Panginoon sa langit, siya po ang nakikiusap, nagsusumamo ano, sa Ama, tinatanggap ang ating mga panalangin. At bukod yan sa insenso, ay meron pong tinatawag kaban ng tipan. The Ark of the Covenant, na ang sabi na ang paligid ay nababalutan ng ginto. Kita po ninyo, mga ginto po ang kulay ng nariyan, na siyang kinaruroonan ng sisidlang ginto na kinalalagyan ng mana at yung tungkod niya aron namumulaklak. Kita po ninyo, naroon, nakalagay doon sa Ark of the Covenant. At ang pinaka-highlight po dito ay yung tinatawag ang mga tapyas na bato ng tipan o yung kautusan o Ten Commandments. Kaya nga mga kapatid, sa larawang iyan ay nakita natin na talaga pong itong ating Panginoon ay meron pong ibig na mensaheng iparating sa ating lahat. Bakit po? Kasi po doon sa most holy place, ay meron pong kautusan. Ibig sabihin po, ang Diyos natin ay hari. Ang Diyos natin ay nag-rule sa lahat sapagkat meron siyang kautusan at yung tinatawag dakilang utos ano, ng tama at ang mga tao dito ay sinusubok. At ito namang art ano, yung the covenant na lumiliwanag sa table of the law ay ito po'y nababalutan ng tinatawag mercy seat. Yan. Ririnig po lagi ninyo yung mercy seat.
Hopefully po ay ma-share ko uli itong isang larawan natin. Stop sharing muna tayo. Okay. Isa po pong larawan na gusto kong i-share ay yung pong may kinalaman na nga po sa sorry, sana yung larawan na yun. Ayun, narito. Ayan. So, hopefully po ay nakita ninyo, lalakihan ko. Ayan, malaki na, no, Pastor Porto. Ayan. Yan po yung mercy seat kung tawagin, mga kapatid. At yung mercy seat pong iyan ay, ang sabi po, Christ pleads His blood in the sinner's behalf. Ganda po ng meaning ng tinatawag mercy seat. Ano po, dito ang ating Panginoong Jesus ay talagang pag sinabi po natin yung salitang plead, ay talaga po siya nagsusumamo, nakikiusap, ano po, sa pamagitan ng kanyang dugo, ang makasalanan po ay mapatawad. So ano ang meaning nito, mga kapatid? Ang meaning nito, ito yung pagsasanib, yung the union, this union, infinite wisdom alone could devise an infinite power accomplish. Ito po hindi kaya ng tao. Hindi po kaya ng leader ng iglesia. O may pastor, ministro, pari, sa ating kasalukuyan, hindi po. Tanging ang ating Panginoong Jesus ang makagagawa nito, ang makakapag-accomplish nito sapagkat siya po ang Diyos. Ano pa? Ang sabi po, it is a union that fills all heaven with wonder and adoration. Mga kapatid, napakaganda nito kung ito'y ating mauunawaan, ma-appreciate. Ito po'y pagsasanib, ano? Union ng tinatawag po nagpupuno sa buong kalangitan ng isa pong wonder. Ano talaga po sinabing wonder, kahanga-hanga at adoration, mga kapatid. Mga pagpupuri na yan. At dito makikita po ninyo may dalawang anghel. Yan, ang kanilang mga pakpak ay nakabuka at halos magkalapat. Ang tawag po na yan ay mga cherubim. O, ang tawag sa tag-cherubim. At doon po sa earthly sanctuary, ang sabi sila ay tumitingin, no? Looking reverently down upon the mercy seat. Nakatingin sila doon, nakatingin-tingin sa mercy seat. Ang kahulugan po nito ay represent the interest with which the heavenly host contemplate the work of redemption. Kita po ninyo, maging yung mga kerubin na yon na dalawang anghel na nakapanagalang mga pakpak, nakabuka, na tumitingin sila sa mercy seat. Ang kahulugan pala nito, mga kapatid, ay yung interest ng langit na talaga pong ang sabi, kinukontemplate, pinag-iisipang mabuti na papaanong maisakatuparan ang tinatawag po gawain ng kaligtasan. Kaya ang sabi, itong mercy seat ay mystery of mercy. Ang tawag, Pastor Porto. Kasi ang sabi, into which angel desire to look. Kumbaga, yung anghel naman, sila'y nilalang din, nilalang ng Diyos, ay meron silang pagtanaw. Kasi ang mga anghel po, hindi sila nagkasala. Hindi katulad nating mga tao. Pero ang sabi, God can be just while He justifies the repenting sinner and renews His relationship with the fallen race. Kaya ang ating Diyos, mga kapatid, is a God of love, He's a God of mercy, yet He is also a God of justice. Kasi yung iba, ang minsan pagpapaliwanag, ay ang Diyos ay pag-ibig. Tama po yun. At ang sabi nga ay,
Sa tuwing magkasala ka, lumapit ka lamang sa kanya, patatawarin ka. Tama po yun. Subalit minsan ay merong sobrang pag-i-emphasis noon na ang Diyos ay pag-ibig. Yes po, tama po yun. At wala pong limit ang kanyang pagpapatawad. Subalit minsan nakakaligtaan natin na isang bahagi ng kanyang katangian ay hindi lang po siya Diyos ng pag-ibig, ng kahabagan, ng kaawaan, kundi siya din po ay Diyos na siya ay naghuhukom at siya ay humahatol. Kaya po, pag ang tao ay makasalanan at hindi po nagsisi, darating po talaga sa paghatol. Binanggit po yan. May mga aklat tayo sa aklat ng Hebreo, 9:27, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kaya kita po nyo, maging yung talatang yun ng chapter 9 verse 27 ay nagbabanggit po na talagang may paghuhukom, mga kapatid. Kaya nga talagang ang ating Panginoon, bukod sa siya mapagmahal, ay meron po siyang gagawing paghukom o paghatol. Kaya nga mga kapatid, ito'y isang mystery of mercy. Talagang ang Diyos ay kanya tayong patatawarin ang makasalanan at yung tinatawag pwedeng magkaroon ng pagbabagong relasyon sa taong nagkasala. At ang sabi pa, Christ could stoop to raise a number multitudes from the abyss of ruin and clothe them with the spotless garments of his own righteousness, to unite with angels who have never fallen and to dwell forever in the presence of God. Kaya kita nyo mga kapatid, itong ating tinatalakay ngayon, ang ating Panginoon po ay kaya niyang yumuko, stoop down, kaya niyang magpakumbaba. Bagaman siya Diyos, bagaman siya matuwid, ang napakatindi po ng kanyang pagmamahal sa atin mga kapatid. Kaya niya yung walang hindi mabilang na mga karamihan ng mga tao na nasa ilalim ng talagang kasalanan at kaya po niya. Itong maganda sa ating Panginoon sapagkat siya ay Diyos na matuwid. Ang kaya po niya tayong damitan ng damit na katuwiran. Itong ating kasuotan namin ni Pastor Porto, ay parang magandang tingnan, pero ito po marahil ay may mga dumi, may mga dagda, simbolo po ng kasalanan ng tao. Pero tayo, pag nasa Panginoon po, ang kanyang righteousness, ang kanyang katwiran ay ibabalot sa atin at nagkakaisa kasama ng mga anghel na hindi nga po nagkasala at tayo ay sa Panginoon maninirahan ng walang hanggan sa presensya niya. Kaya mga kapatid, itong tinatawag nating union of justice and mercy ay pinagsama yung pagiging hukom ng ating Panginoon. Subalit siya may kahabagan sa tao pong nagkakasala na tayo po ay lumapit lamang sa kanya, mga kapatid. Talaga pong ang ating Panginoon ay napakabuti. Kaya nga ito pong sanctuary. Lagi kong sinasabi sa inyo halos tuwing araw na at tuwing umaga na napakaganda pong pag-aaral na unti-unti natin itong nare-refresh at naunawaan na ang Diyos ay meron pong talagang ginagawang paglilingkod para ang tao ay huwag mapahamak kundi tayo ay maligtas. Kaya nga po itong most holy place na kung saan ang ating Panginoon Jesus pumasok noong 1844 at ginagawa po niyang patuloy ang ministeryo na nga siya ang ating tagapagtanggol. Yan po ang binanggit sa unang Juan 2:1 na talagang sabi ni Juan, ibig niya na huwag tayong magkasala. Subalit kung tayo nagkakasala ay meron tayong tagapagtanggol sa Ama, ang ating Panginoong Jesus. Okay, so sa pagkakataong ito,
ay magkakaroon muna tayo ng pag-reflect sa ni Pastor Porto, at hopefully po kayo na aming mga viewers ay magkaroon din po ng mga reflection at amin pong babasahin mamaya. Balik sa iyo, Pastor Porto. Maraming salamat sa iyo, Pastor Juby, sa iyong napakagandang pagbabahagi nitong ating morning devotional. Ano po? At tunay, mga minamahal na mga kapatid ko, na nakikita po natin ang katarungan at kahabagan, no? Dito po sa ministeryong ginampanan at ginagampanan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Nami po, doon sa ibinahagi sa atin ni Pastor Job, ano, na pagtalakay doon sa mercy seat, nagpapakita ng kahabagan ng ating mahal na Diyos. Po, ang totoo po yung kabanang tipan, iyon po ay nakukubiran po ng kulay ubi. Kulay ubi na tila. Na yun po ang ibig sabihin po nung kulay na yun ay mercy. No? So naghahayag po ng kahabagan ng Diyos. Yet sabi nga ni Pastor Juby, bukod na siya'y mahabagin, mga minamahal na mga kapatid, sa kanyang habag ay naroon pa rin ang katarungan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga't sa kanyang ginagampanan, mga minamahal na mga kapatid, na investigasyon, ano, sa atin na kanyang mga minamahal na lang, ay nasisigurado natin na makatarungang maipagkakaloob kung ano ang siyang nararapat na hatol sa kanyang mga minamahal na lang. Ano pat ang ating mahal na Diyos ay nagnanais po na tayong lahat kung maaari ay madala niya sa presensya ng Ama, mga minamahal, mga kapatid. Ano po? Ngunit, kung sadyang tayo ay tumatanggi, ano po? At magpapatuloy tayo doon sa paggawa ng kasalanan, mga minamahal, mga kapatid, hindi po maisusulat ang ating pangalan doon sa aklat ng buhay. No? At mananatiling ito'y naroon sa aklat ng kasamaan. Ano po? Bagamat ang pagnanais ng ating mahal na Diyos ay tayo ay talagang kanyang matakpan, ano? Yung mga kasalanang taglay natin, mga minamahal na mga kapatid. Kaso nga, ang Diyos ay makatarungan Diyos. Minamahal mga kapatid. Habag na habag siya sa atin. Pero, no, ika nga ay mayroon siyang ipinagkakaloob sa ating kalayaang magpili. Kaya yung hinahabol-habol po lagi natin ditong human rights. Ay, ang Diyos talaga ipinagkakaloob sa atin yung ating rights. Ha? Yung right na tayo ay pumili, mga minamahal, mga kapatid. Datapat, kung ating pipiliin po ang ating mahal na Diyos, tinitiyak ko po sa inyo. No? Tinitiyak ko po sa inyo ang tagumpay. Ano po? Ay kung atin po namang pipiliin, ay yung magpatuloy tayo sa ating pagkakasala. Ay, huwag nawa pong mangyari yon. No? Sabi nga ng aklat ng Roma, kabanatang 6, talatang 1. Ha? Niisip pa ganin yung magpatuloy sa pagkakasala. Ha? Huwag nawang mangyari. Ha? Sapagkat tayo mga patay na sa kasalanan, mga minamahal, mga kapatid. No? Nang tanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang ating personal na tagapagligtas at nagpasakop tayo sa bautismo, mga minamahal, mga kapatid. Ha? Nasisimbolahan iyo ng kamatayan. Kaya nga, tayo ay
pako ng kasama ni Kristo sa cross. Ang sabi ng aklat ng Galacia 2:20, ang sabi nga ni Apostol Pablo, ako'y napako ng kasama ni Kristo sa cross. Kaya yung buhay na ipinamumuhay ka ngayon ay hindi na yung buhay, kundi kanina, buhay ni Kristo. At kung magkaganon mga minamahal, mga kapalit, ang ating mga pangalan ay natitiyak ko nakasulat sa aklat ng buhay, mga minamahal, mga kapalit. Sapagkat the moment na tayo, mga minamahal, mga kapalit, ay lumapit sa ating Panginoong Diyos at italaga ang ating buhay, humingi tayo ng kapatawaran, mga minamahal, mga kapalit, sa ating pagkakasala. Ha? Walang ibang tugon ang ating Panginoong Diyos, kundi tayo'y patatawarin at lilinisin sa ating mga kalikuan. Dala ng kanyang kahabagan sa ating mga minamahal, mga kapatid. Ano po? That is what we call momentary experience. A momentary, kasi that very moment na ikaw ay lumapit sa ating Panginoong Diyos, naroon ang mahabaging Diyos na ipinagkakaloob sa iyo ang kanyang kapatawaran, mga minamahal, mga kapatid. No, di ba ka? Yan ang kabutihan natin ng ating mahal na Panginoong Diyos, mga minamahal, mga kapatid ko. No? Na talagang ang kanyang habag ay masakana sa kanyang mga minamahal anak. Ano kung hindi gayon ang ating mahal na Diyos, disin sana ang Ama ay hindi nagpasya na ipadala ang kanyang kaisa-isahang anak para sa inyo at para sa akin, mga minamahal, mga kapatid ko. Para makaranas ng kaparusahan, para tudlain, sibatin sa tagiliran, para putungan ng kurunang tinik, mga minamahal, mga kapatid ko, para maipako doon sa krus ng Kalbaryo, painumin ng sukat at mga minamahal, mga kapatid ko. Gayon na lamang ang sakripisyo ng Diyos sa sangkatauhan, sapagkat siya'y mahabagin sa bawat isa sa atin, mga minamahal, mga kapatid. Natapot ang sakripisyon niya dito, mga minamahal, mga kapatid. Kung ating pagtutunang pansin at ating maitalaga ng ang lubusan ng ating mga buhay sa kanya, mga minamahal, mga kapatid ko, ang ating pagsampalataya ay atin pong linanging lubusan. Ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Roma, kabanatang 8, talatang 1, wala nang natitirang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Mga minamahal, mga kapatid ko, kay sarap pakinggan na sa kabila ng ating pagiging makasalan, ang habag ng Panginoong Diyos ay masagana upang tayo ay dalhin doon sa tagumpay ng lakbayin natin. At ang hatol ng kamatayan dahilan sa kasalanan ay mapaltan ng isang buhay, at yun ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Diyos na ating mailalang at tagapagligtas. Balik po natin kay Pastor Jove para bigyan po ng conclusion ito pong atin pong pag-aaral sa umaga nito. Maraming salamat, Pastor Porto, sa iyong reflection para po sa ating devotional. Akpatid, sa huling bahagi ng ating devotional ay binabanggit po na ang gawain po ng ating Panginoong Hesukristo, ang tawag po sa kanya ay tagapamagitan. No? Yung word po sa English na intercessor. At ito ay ipinahayag po sa isang napakagandang propesiya ni Zechariah, yung propeta po. At ang tawag nga po sa kanya ay sanga o branch. At ang sabi nga po ni Zechariah sa wikang Ingles, "He shall build the temple of the Lord, and he shall bear the glory, and shall sit and rule upon his father's throne. And he shall be a priest upon his throne, and the council of peace shall be between them both." Yan po sa Zechariah 6:12 and 13.
Kaya mga kapatid, yung word na he shall build the temple of the Lord sa pamagitan po ng kanyang sakripisyo, ng kanya pong pamamagitan, si Kristo po ay pareho pong tagapagtatag. Ano? He is both the foundation and the builder of the Church of God. Napakabuti po ng ating Panginoong Hesus. At maging si Apostol Pablo ay kanya po itong binigyan ng puntos na ang sabi, ang Panginoong Hesukristo ay tinatawag batong panulok o the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth into an holy temple in the Lord. Yan po is Ephesians 2, talata pong 20 and 21. Kaya sigurado, Pastor Porto, tiyak ang ating pag-asa, kaligtasan, pag tayo na kay Kristo. Ang tao pong na kay Kristo ay talagang sure ang kanyang pagkapatawaran, bibigyan siya ng katwiran, at higit sa lahat yung kaligtasan. Bakit po? Ginawa na ng Panginoon ang lahat ng iyon. At hindi na natin kailangan gawin pa na pahirapan ng ating sarili. Hindi na kailangan tayo magpapako. Hindi na kailangan tayo po ay magpenitensya. Anumang ginagawang paghahandog sa lumang tipan. Sapagkat natapos na po iyon, at ang ginawa na po ng Panginoon, siya na mismo ang naging handog para po sa atin once and for all. Ang kailangan natin gawin, mga kapatid, ay atin siyang sampalatayanan. Karoon tayo ng pananampalatay sa Panginoon, sundin ang kanyang kalooban. Yan lamang po. At pagka meron tayong buhay na pananampalatay sa ating Panginoon, gumagawa tayo, gumaganap tayo sa kanyang kalooban. Wala pong dahilan ang tao ay mawaglit, kundi tayo po'y maligtas. At kung tayo mawaglit, mga kapatid, hindi po kasalanan ng Panginoon, kundi tayong mga tao ay maaring umaayaw sa kaligtasang inaalok ng Panginoon. At kitang-kita natin sa aral ng sanktuaryo, napakalawak, it's very complex and comprehensive kung paano ang Diyos ay ginawa ng lahat para nga po sa atin. Balik sa iyo, Pastor Porto. Okay, thank you so much, Pastor Joby. Dito sa ating napakagandang devotional sa umaga ito. No? Talagang tunay na nagkakaloob sa atin ng maluwalhating pag-asa. No? Nang Diyos ay tayo kailanman ay hindi pinababayaan at kanyang pinapahintulot na lamang na basta tayo'y mawaglit, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Kaya nga naroon siya na sa tuwing tayo'y isinasakdal ng kaaway at inaangking kanya, ay tayo palaging ipinagtatanggol sa ating mahal na Diyos at inihaharap niya ang kanyang sakripisyo para sa atin. Ano po? Salamat po sa napakagandang mensaheng ito ng ating morning devotional. At siyempre mga ginigilaw ng mga taga-subaybay ay kami po'y dadako po doon po sa pagtunghay sa inyong mga refleksyon. Kaya nga inyo na pong ilagay yung inyong mga refleksyon sa ating comment section at amin pong titingnan isa-isa yan. At ibibigay po natin kay Pastor Joby ang isa-isa diyan sa mga refleksyon na nariyan sa ating comment section. Pastor Joby. Okay, salamat po. May mga ilan-ilan na pong nagbigay ng mga refleksyon, pero nais kong basahin ito mula sa aming ninong. Ninong Doc Roger Ilagan, maganda o maulang umaga sa lahat. Sahuri natin ang lahat ng biyaya ng Diyos. Sa buhos ng ulan, God will provide and He takes care of you. Salamat, amen. Ninong Doc Roger. Ingat po kayo. Good morning sa iyo, Ninong. Palain kayo ng Panginoong palagi. Pastor Porto, ating nakikidalamhati tayo sa ating mga kababayan sa bandang norte. Pakatindi ng ginawa ng bagyo, no? Bagaman hindi masyadong malakas. Pero yung buhos ng ulan, at
talaga pong binaha sila sa bandang Cagayan, ano, yung mga lugar na yun, pati sa Pagudpud at Baguio City. Kaya ingat-ingat po kayo. At ating malapad na, lugar na nga pinagbibilhan natin ng ano nga yun? Doon mga sa strawberry. Strawberry. Yung La Trinidad. Ay, tabon na tabon ngayon ng tubig, mga taga-subaybay, ano po? Ating pong isama at sa dalangin ng ating mga kababayan ito na sa ngayon ay talagang inaatake sila ng bagyo. Yan, kaya ingat lang po tayo. Sister Maricel Soriano Pascua, sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kay sa siyam na put siyam na taong matutuwid na di nangag kailangang magsipagsisi. Amen. Lucas 15 verse 7. Thank you po. Okay, mamaya po natin batiin yung mga may kaarawan. Ano? Okay, tuloy-tuloy tayo. Si Sister Elena Daray. Good morning sa inyong lahat, Pastor Juby, Pastor Porto, sa iba pang mga host ng Hope and Love Morning Devotional Media Ministry na aking napapakinggan araw-araw. Salamat sa mga salita ng Diyos na ito'y nagbigay kalakasan ng ating pananampalataya. Praise the Lord, Sister Elena Daray. Salamat sa iyong araw-araw na panonood. Okay? Yan, marami na po tayong mga prayer requests. Mamaya po, ating babanggitin yan. Ito, si Sister Noemi Capanate, dyan sa UK. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga pastor. Ganda po sa lahat ng mga viewers. God bless po sa ating lahat. Okay, ito. Si Brother Adriano Gavenia. Alam ko ito ay biyanan ni Pastor Vito. Fred Vito. Yan. So sabi niya, good morning from Bulacan, Santa Maria, Bulacan. Sabi niya, sino man lumalapit sa Panginoon sa anuman paraan, ay hindi siya itataboy. Ito po yun. At pabasa, Pastor, itong kay Rowena Reyes. Okay, ito po naman ang sinasabi ni kapatid na Rowena Reyes. Ano po? Salamat sa awa at katwiran ng Panginoon. Magalak tayo dahil dakila ang pag-ibig niya. Lumapit lang tayo sa Kanya at panghawakan ang ating faith. Magtatagumpay rin tayo dahil ang Panginoon ay laging nandyan, gumagabay sa atin. Okay, maraming salamat po, kapatid na Rowena Reyes, sa inyo pong refleksyon. Okay, si Sister Norlina Garcia Angel. Amen. Thank you, Pastor Juby, for the message today. You're welcome po, Sister Norlina. Ayan, si Ma'am Lina, pero Lina Parduccio. Aba, si Ma'am. Wala tayong nakasamang interpreter ngayon. So, ang sabi ni Ma'am Lina, pero siya ay nanonood yan sa Facebook Live. Ang sabi niya, I am so blessed po na ako ay tinawag ng ating Diyos into this religion where we can study these prophecies and teachings na hindi ko natutunan in my previous religions. Ayan, salamat Ma'am Lina. Miss ka namin dito sa ating broadcast. Salamat po yan sa iyong magandang patutuo na yan o reflection. Pastor Porto, pasuyo po itong kay Sister Pasita. Okay, ganito po naman ang sinasabi ni Ate Pasing Ramirez. Amen. Maraming salamat po, Pastor Juby, sa inyong malinaw na pagpapahayag ng napakahalagang mensahe ngayon. Lalong nagliliwanag ang pagkakasintro kay Kristo sa kahulugan ng santuaryo. Simula po sa lumang tipan na dahil sa habag ng Diyos sa atin ay nakakamta natin ang katarungan. Kung kaya't nararapat sa bawat isa sa atin na yamang may habag para sa atin maging mahabagin at maibigin nawa tayo sa lahat ng tao. Maging siyaman ay di kaibig-ibig sapagkat sabi sa Tito 2:13 na ang kahatulan ay walang wala nang kasunod o naputol ito, mga kapatid. Naputol ito, Pastor. Hinahanap ko yung kanyang kung saan siya nag-comment, kung doon sa aking Juby Estrada o sa Hope and Love o Central Quezon 2.
Pero may mga paghina ng internet ko dito, hindi ko na makita. Anyway, nakita naman natin, nakuha natin yung reflection ni Sister Paz, ano? So, welcome po, Sister Paz, sa iyong appreciation. At ito po yung nakita natin kasi, yung ating pag-aaral, hindi po ito nakatuon doon sa sino man yung pari o yung mga bagay-bagay, kundi Christ-centered. Ano po? Ibig sabihin, lahat po ng mga naroon, yung kasangkapan at yung pari o punong pari, lagi po natin itinutuon. Ang focus po talaga nito ay si Kristo. At yung pong kanyang ministeryo yung ginagawa para sa atin. Kaya yung pong sa ating sarili, ano, Pastor Porto, wala tayong katwiran. Wala tayong kabanalan, mga kapatid. Ang tayo makasalanan. Araw-araw, oras-oras, talagang nakakaisip tayo ng masama, nakakagawa. Kaya ang atin nga po talagang katwiran ay si Kristo, mga kapatid. Salamat po, Sister Paz. Okay, tuloy-tuloy tayo. Meron po rito sa bandang baba na mga nag-reflect. Okay. Si Brother Mervin Alcantara ng Candelaria. Nag-share po siya ng Lucas 15:10. Gayon din, sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi po. Magandang umaga. God bless. Salamat, Brother Mervin, sa pag-share po. Ba, itong aking mga tiyahin, si Auntie Ellie o Elidia Estrada Sarte, sabi niya, good morning sa inyong lahat dyan sa Pinas, watching from Canada. Ba, thank you, Auntie Ellie, for watching. Gusto kayo dyan, aking mga kamag-anak. At maging si Tita Emmy Estrada sa US, nanonood din. At of course, yung aking nanay, Sarah Estrada. Salamat. May mga kamag-anak akong nagbo-view, nagbawat si Tito Julie Estrada. Salamat po. Okay. Pastor Porto, pabasa itong kay Brother John Reyes. Ganito naman po ang sinasabi ni Brother John Reyes. Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Hesukristo na siyang matuwid. Unang Juan, Kabanatang 2, ang talata 1. Ayun, napakaganda po ng talatang yan, mga minamahal na mga kapatid ko, no? Nagbibigay po sa atin ng kapanatagan na sa mga panahong tayo nagkakasala, abay, mayroon po tayong ating Panginoong Hesukristo, no? Na kung saan ay sa harap ng Ama, ay tayo po ay ipinagtatanggol. Ano po mga kapatid? Kaya sana po naman yung atin po namang pagsisisi ay atin pong pag-ibayuhin sa mga pagkakataong tayo nagkakasala, mga minamahal, mga kapatid ko. Napapahiwalay tayo pagkaminsan, datapot ang solusyon. Manumbalik po tayo sa kanya, mga minamahal, mga kapatid ko. Salamat, Brother June. Si Sister Myrna Ricalde, napakabuti ng Panginoong Diyos. Laging may laan, pag-aaruga sa mga makasalanan. Laging bukas ang kamay upang tayo'y alalayan, kaya tayo ay magpasakop ng lubusan. Salamat po. Babalik po si Sister Paz. Sabi niya, prayer request po para sa ating iglesia na sana mawala na ang kaunting mga pagpuna sa mga pagkakamali ng mga kapatid na animo ay hinahatulan na nila na dapat sana ay idalangin sila at kausapin ng maayos sapagkat ito ay ating tungkulin. Yes po, ating isama po yan sa panalangin. Si Ma'am Lenny Cartagena, praise be to God and thank you for this morning devotional. Very refreshing knowing the mercy of God is always bestowed upon us as we start our life today. No storm can stop us to praise and worship God. Thank you po, Ma'am Lenny Cartagena. Si Ma'am Jenny Sarmiento Ligaya, tunay nga po, napakabuti ng Panginoon. Subalit ang kaaway ay laging nakabantay sa mga anak niyang nagtatapat at sa maliliit na bagay ay hihikayatin ka para mailayo ka sa Panginoon. Kaya mag-iingat po tayo para di tayo mailayo sa Panginoon.
Salamat po, Ma'am Jenny Sarmiento Ligaya. Ang ganda po yan. Okay? Ayan, meron pa po na mga reflection. Ayan, si Pastor Porto naman ang ating hilingan. Okay, ganito po naman na sinasabi ni Ate Merna Ricalde, ano, buhat po sa Italy. Thanks sa hope and love. Minsan po ay late na ako pero patuloy pa rin ako na nood. Malaki tulong sa aking pag-iisa at nakakabawas ng kalungkutan. Thanks Pastor Jube, napakaganda ng mga pagpapaliwanag po ninyo. Ganon din kay Pastor Porto. Malaking tulong at gabay sa bagbag na puso, nararamdaman ang tunay na pagmamahal ng Panginoon. Amin po. At palapagpalain po kayo lagi ng Panginoong Diyos dyan at Merna sa Italy. And thank you, Sister Merna, sa pag-appreciate po sa paglilingkod natin. At kami po ay lalong na-inspired sa inyong mga panalitangyan. Of course, atin pong purihin ang Panginoon. Hindi po ito sa amin, kundi para po sa ating Panginoon. Si Sister Emma Husi, dakila ang pag-ibig ng Diyos. Kaisa-isa niyang anak, iniaalay niya sa krus para iligtas niya tayo at tubusin sa kasalanan. At sa kanyang pagkabuhay na muli, pumunta pa siya sa dakong kanyang kinalalagyan ngayon para ihanda naman para sa atin. At kanya pa tayong pinamamagitan sa Ama. Ano pa ba ang nanaisin ng tao? Ganong tayo lamang ay lumapit, pasakop at sumunod sa kanya, ay buhay na walang hanggan ang ating makakamtan. Gantimpalang kaligtasan ang ating matatamo. Parang medyo tula yata yun. Mula kay Emma. Oh, medyo may rhyme eh. Maraming salamat, Ma'am Emma, sa iyong ibinahaging iyo. Gaya po ng sabi ni Brother Joel Cadaw, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Ayan po sa 1 John 1:9. One of my favorite memory verse. Ayan, makiusap tayo kay Pastor Porto. Meron pa si Ma'am Lening pahabol. Okay, bumabalik po si Ma'am Lening Cartagena. Ano po? Now the Lord gave all in order for us to save. Let us all practice and choose good choices every day to give honor and glory to God and ask the Holy Spirit to guide our way. A better knowledge about health and home remedies makes our life easier. Thus, the Lord wants us to live while we are waiting for His soon return. Knowledge is power. Let us all have pure loving heart. Thank you so much, Ma'am Lini, for that sharing this morning. Okay, salamat po. Pastor Porto, atin lang itong i-show at isama, hopefully makasama ito sa prayer request si Brother Vic Vidal na sumapit sa kanyang karon. Binabati po namin ng happy birthday. Hindi ko alam kung meron pa, parang may napansin ako kanina na pwede nating isama sa prayer yung mga may kaarawan. Elder Ben. Oo, yun. And then si Ate Raquel. Bit Opel Makasiro yata ng sinyo. Si Ate Raquel Ilagan. Ito po ay kapatid ni Ninang Lot Villanueva. At hipag ni Pastor, ni Ninong Pastor Henes Villanueva. At yan, nire-request po niyang ang Nanay Sutera ay isama sa panalangin. Yes po. Kamusta po ka dyan, Ate Raquel, sa Silang? Ha, ito. Binabanggit ni Pastor. Mula kay Beth Opel Makasero, pasasalamat sa karawan ni Tatay Ben Bukid. Parang dyan sa ito, Pastor. Ben Bukid. Naging speaker na rin yan natin dito. At si Eduardo Makasero. Yan. Happy birthday po at kay isasama namin sa panalangin. Okay. So hopefully po, yun ang ating lahat na mga may kaarawan na isasama natin. Ayan, ito nga po yung request ni Ate Raquel. Pagpiray po natin lagi ang inay, ang Nanay Sutera. Ito po'y bianan ni Pastor Henes Villanueva.
Okay. So hopefully po ay nakuha na natin at yung inyo pong mga prayer request, mga kapatid, ay inyo pong pakisulat dyan para maisama po natin sa panalangin ngayon pong umaga. Mayroon pa yeah. Birthday. Mayroon pa, may pahabol. Oh, John Sole, oh. Ah, ito. Wala kay Ma'am Pearl de la Torre Paras. Oh, hi, gozaimasu po dyan sa Japan. Birthday, happy birthday po kay Len Arguelles. Arguelles Ben, Arguelles. At Miala Pales. Yan. Po. Sister Tess Peñamante nanonood sa atin. At si Felice Matunguhan sa kanya pong mga kahilingan. Si Claricel. Merong MRI. Yan. At meron din siyang ubo. Kaya kailangan ipanalangin po siya sa kanyang kalusugan. Ronabeth Lado. Yan, murang galing po yan sa pastor. At si Mildred, panalangin para sa kanyang anak na si Lucas na may sakit sa puso. Okay? So, yan po ang ating mga viewers. Salamat po. Mera Soldayo Jerez at Sister Adelaida Malibiran. Okay, hopefully po, nakuha na natin ang mga kailingan yan. Handa na po tayo sa panalangin, ano, Pastor Porto? Okay, sige. Sige, nandiyan naman. Ito mga kailingan ng aking mga kamag-anak. Kasi yan po yung aking tiyuhin, si Papa Goring. At ganun din yung kailingan ng aking Nanay Sara. Para naman po doon sa kay Uncle Amor Gumintong. Ito po yung asawa ni Auntie Penny Estrada Gumintong. Ayan. Sige po, mga kapatid, palagay ko ay na-comment yun na po lahat ng mga prayer requests. May pahabol pa yata. Parang maraming humabol, Pastor. O, sige lang, habulin natin. Yan, Benji Manrique Veloso, si Ma'am Nori Porto, meron pa siyang pahabol. Brother Runel Aguilar, happy birthday din po. Sama natin sa prayer yung mga may... At si Ma'am Nori. Oo, kapanate. Happy birthday kay Brother Nel. Mm-hmm. Kahit lagi tayong may nagagawang mga pagkukulang sa ating Panginoon, tayo ay dinidinig pa rin niya sa ating mga kahilingan. Ipinadadama pa rin niya ang kanyang awa at pagmamahal sa atin. Salamat po sa ating Panginoon. Yes po, Ma'am Noemi, kapanate dyan sa UK. Napakabuti po ng ating Panginoon. Yan, si Brother Glenn. Now, Pastor, patuloy niyo po ako ipag-pray. I'm in so much pain and high fever. God bless. Oh, Brother Glenn, ito ay pagaling. Sana ay mawala na yung iyong... Kapagan kanawa ng Panginoon, Brother Glenn. At ikaw ay gumaling na at makabalik muli. Yung lagnat, ano? Tapos may nararamdamang sakit. Ay aming idadalangin, Brother Glenn. Okay? Si Sister Maricel Pasco, I mean... Papasalamat po sa ating Diyos at humupa na po ang baha sa aming lugar po. Yun na nga. Kaya yung lugar na yon sa norte, ano, ang dami pong binaha talaga. Sana po ay makaahon agad ang ating mga kababayan. At bumabati si Ma'am Nori ng happy birthday kay Kuya Ben. At si Brother Amad Tolentino, good morning po. Pasasalamat sa panibagong buhay. Yes po, salamat Brother Amad Tolentino. Okay, lagay ko ay tayo po yung nahanda na para sa ating panalangin. Tayo po mga kapatid ay manda na sa ating panalangin. Ilapit natin sa Panginoon ang ating pong mga kahilingan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, napakabuti ninyo Panginoon. Maraming marami pong salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa aming lahat. Amat Panginoon sa iyong pagmamahal. Tunay Panginoon na sa pamagitan ng doktrina ng santuaryo na nasa Biblia ay amin pong nakita kung gaano po kayo mapagmahal sa amin. Salamat din na kayo ay Diyos ng katarungan. Nais ninyong kaming maitama, maituwid, at ginagawa po ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang kami po'y mangaligtas at huwag mawaglit. Kaya Panginoon, amin po itong
lubos na pinasasalamatan. Pinupuri namin kayo, Panginoon, sa dakilang kahabag at biyaya at habag niyo sa amin. Hindi po kami karapat-dapat, Panginoon. Kami po'y makasalanan marumi. Subalit salamat sa iyong dakilang sakripisyo. Kami po ay nagkaroon ng pag-asa para sa kaligtasan. Nawa po'y patuloy kaming manghawak sa pananampalatayang ito. Magtiwala sa inyo, sumunod ng lubusan, Ama, upang sa inyong pagbabalik, hindi po kami mawaglit. Kaming lahat po, Panginoon, ay mga ligtas. Ngayong umaga, Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa iyo. Dala po namin, Ama, ang mga kahilingan ng aming mga kapatid, kagaya po ni Sister Ruth Mingueto, na araw-araw po niyang idinudulog ang patuloy na kagalingan ng kanyang anak na si Melanie. Panginoon, ay po dakilang manggagamot sa lahat. Nawa po, Panginoon, pagalingin ni Sister Melanie at kung kalooban po ninyo na wag na nga po siyang maoperahan. Ganon din ang panalangin para kay Shaheen sa kanyang patuloy na Bible study at nawa po siya ay mabautismuhan na. Dalangin din namin, Panginoon, Sister Mila Malyari para po sa pagbaba ng kanyang blood sugar at cholesterol. Nawa, Panginoon, mangyari ang kanyang kahilingan at siya rin po yung magkaroon ng mga pagpipigil sa kanyang diet, magkaroon ng pagbabago sa kanyang lifestyle upang ang kanya pong asukal, ang blood sugar at ang kanyang cholesterol ay bumaba na po, Panginoon. Ngayong umaga, mayroong mga panalangin pasasalamat para po sa mga may kaarawan, katulad po ng kaarawan ng Tatay Ben Bukid at Eduardo Macasero. Ganon din, Panginoon, may mga kaarawan pa po na aming nais idulog sa inyo ngayong umaga. Iba pong mga kaarawan na binanggit ni Sister Nina Ismilio. At ganon din, may mga kaarawan na binanggit din po ni na Ma'am Pearl Paras. Ganon din si Brother Ronel Aguilar, si Len Arguelles at Miala Pales. Panginoon, aming idinadalangin ang aming mga kapatid na ito na inyong pinasapit sa kanilang kaarawan. O Panginoon, bigyan sila ng mabubuting kalusugan at sila po nawa, Ama, ay patuloy mong gamitin sa inyong gawain. Maging pagpapala sila. Bigyan sila ng mahabang buhay at pampatuloy na makapaglingkod at ilalayo po sa mga karamdaman. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga kapatid naming mayroon pa rin mga suliranin sa kanilang kalusugan. Dalangin namin si Sister Aminas na may matinding karamdaman. Nawa po ang kagalingan po ang sumakanya. Ganon din si Brother Nelson, ang kanyang kalusugan, sa kanyang katawan, kanyang buong sambayan at mga pangangailangan pinansyal. Sister Emma Orozco, aming dalangin ang kanyang buong pamilya at ang kanyang mga hanap buhay. Panginoon, sila inyong patuloy na pagpapalain. Dalangin namin, Panginoon, ang apo ni Brother Eli Ismilio na 3-month-old pa lamang na si Shania na meron pong suliranin sa kanyang heartbeat. O Panginoon, inyo siyang samahan, tulungan ang batang ito, sanggol. At nawa po, gamitin yung mga doktor na magsusubaybay sa kanya upang mailapat po ang anumang mga kagamutan. Amin din pong, Panginoong, ipinapanalangin sa inyo ang Nanay Sutera Ilagan na siya po ay may karamdaman at siya ngayon ay nasa Silang Cavite. Panginoon, kayo po ang dakilang manggagamot sa lahat. Alalayan niyo po ang Nanay Sutera at ipagkalumpunawa ang kagalingan sa kanya upang siya po ay kung inyong kaloobang makabalik, babalik po dito sa Candelaria, kasama namin siya patuloy sa paglilingkod sa inyong iglesia. Alain din po si Ate Raquel, sina Pastor Hines Villanueva, Ninang Lot,
Pastor Sammy Ilagan ng buong sambayan sa kanila pong pangangalaga, sa kanilang mahal na ina, Nanay Sutera. Amin din pong idinadalangin pa ng umaga ang aming mahal na mga kamag-anak, ang aming pong papaguring, ibaho na sa kanya rin pong pagpapagaling mula sa kanyang operasyon, nawa po ang mabilis na paggaling ang sumakanya at mabuting kalusugan kasama ni Mama Giling. Dalangin din namin, Panginoon, si Brother Joven Salazar, kailingan ni Ma'am Cecil Martinez, na nawa po anuman ang kanya pong pinagdadaanan, anuman ang kanyang sitwasyon. Kayo po ang higit na nakakaalam at nawa po inyo po siyang tulungan at kung may mga karamdaman man po ang kagalingan ay pagkaloob. Amin ding nilapit, Panginoon, ang kahilingan ng aking mahal na nanay, Sara Estrada, para po sa aming tiyuhin na si Uncle Amor Gumintong na nasa Mamsi sa ospital. No, Panginoon, patuloy ang kanyang paggaling, paglakas, upang siya po ay makalalabas na at makauwi po sa kanyang pamilya. Dadalangin din po namin, Panginoon, ang Deaf Ministry. Panguna po ng aming mga kapatid, si Ma'am Lina, Ma'am Marby, at si Ma'am Maylene, at iba pang mga guro at ministeryo para po sa mga kapatid naming may mga kapansanan. Panginoon, inyong i-bless ang ministering ito. Marami po silang natutulungan at nadadala sa iyong paanan. Nawa po, lumago ito at marami silang mapapaglingkuran na mga deaf. Panginoon, amin ding dinadalangin, kahilingan ni Ma'am Lina pa na para po sa kanyang dalawang kapatid na may mga karamdaman din po, kagalingan po sa mga kanila at sinasama rin namin ang patuloy na recovery ni Junior Pulyan na kanyang bayaw. Nawa, Panginoon, ang kagalingan ay pagkaloob sa kanila. Dalangin din namin, Panginoon, si Ma'am Vilma Singsing na may sakit po. Panginoon, ang kagalingan din ang sumakanya. Dinadalangin din namin, Panginoon, ngayong umaga, ang iba pa naming mga kasama at kapatid na may karamdaman, katulad po ni Brother Glenn, Panginoon, nawa po siya inyong pagalingin, Ama, sa kanyang mga nararamdamang sakit at mataas na lagnat na upay bumaba na ito, Panginoon. At siya po ay muli naming makakasama sa paglilingkod. Tulungan siya sa kanyang mga pangangailangan, pagbili ng gamot, kanyang buong sambayan. Maasa kami, Panginoon, na kayong dakilang manggagamot na magpagaling sa kanyang karamdaman. Ganon din ang anak ni Sister Mildred Ramos na si Lucas na meron naman pong problema sa kanyang puso. Panginoon, pagalingin niyo po si Lucas. Dalangin din namin, Panginoon, kailingan ni Sister Felicia Tunguhan para po, Panginoon, sa kanyang anak na si Claricel na meron pong MRI, ang kanyang result ay dislocation of heart, ganun din sa lungs at liver. At meron po siyang ubo ngayon, Panginoon. Nawa ay tulungan yung mga doktor na tumitingin sa kanya na magkaroon po ng tamang doktor at kagamutan, no, para po sa kanyang problema sa puso. Dalangin din namin, Panginoon, ngayong umaga ang mga pasasalamat ng aming mga kapatid. Marami po kaming mga kababayan na nasalanta po ng bagyo sa bandang norte at maging sa Visayas. Matindi po mga pagbaha at may mga kababayan po kaming talagang nawala ng buhay. Kinalulungkot po namin ito, Panginoon. Salamat na tumigil na po ang ulan at ang bagyo lumabas na sa aming bansa. At ang dalangin, Panginoon, naway umikat na mga pag-ulan. Wala na po ang baha, katulad ng pasasalamat, Mr. Maricel, na humupa na po ang baha sa kanilang lugar. At nawa po itulungan ang aming mga kababayan na matugunan namin na kanilang mga pangangailangan, ang aming pamahalaan, ang bawat ahensya, naway tumulong po agad. At maging ang aming church, makatulong po kami sa pangailangan nila na maaring pagkain, mga damit, inumin, at anumang bagay na maitutulong, Panginoon, na may pabot namin at makabangon agad ang aming mga kababayan. Ganon din ang pasasalamat ni Brother Ahmad Tolentino para po sa panibagong buhay. Yes, Lord, salamat sa panibagong araw, sa panibagong buhay na inyong
ipinagkaloob sa aming Panginoon. Kaya nga, aming ipinagsasalamat ang lahat ng ito. Narito pa ang panalangin ni Sister Elena Daray para po natatangi sa kanyang anak na si Benjamin. Sana po'y mawalan ang kanyang bisyo at nawa po'y inyong antigin ang puso ni Benjamin na siya po ay magkaroon ng kapasyahang tanggalin na ito, alisin ang kanyang bisyo at bumalik na po sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Amin din dinadalangin ang kahilingan ni Sister Pasita Ramirez na ang kanyang panalangin na nawa po'y mawala na ang mga kaunting pagpuna sa anumang mga pagkakamali ng mga kapatid sa iglesia na para bagang hinahatulan at ang aming gawin na lamang po, Panginoon, ay idalangin sila na sila'y magiging maayos ang pananampalataya at kung maaari kausapin sapagkat ito'y tungkulin po namin bilang mga leader at ganun din po bilang inyong mga anak. Langin din namin si Brother Vic Vidal, may karawan. Yan po, aming inuulit si Brother Ben Buked, Eduardo Macasero, Ronel Aguilar, Len Argilias, at Mayala Pales, at yung may birthday na binanggit ni Sister Nina. Pagpalain po sila. Panginoon, ngayong umaga, amin pong patuloy na inilapit sa inyo ang ito pa, panalangin na ni Sister Marie Nagal na kanya pong napatunayan na napakabuti ng Panginoon. At nawa po ang kanyang, sabi niya, nawala ang kanyang insomnia at nakatulog po siya ng masarap. Ayan. Kaya Panginoon, amin pong pinasalamatan kayo na may patuloy pong magkaroon siya ng mahimbing na pagtulog, maging mapayapa po ang kanyang kaisipan. At papasalamat din siya kay Ma'am Lysel Dalida na nakatulong sa magdamag ng 10 hours, mahaba pa at sobra. Kaya Panginoon, napakabuti ninyo, Panginoon Diyos. Aming binadalangin ang aming mga sponsor, mga donor, mga supporter sa Hope and Love. Patuloy po nawa silang pagpalain at patuloy silang makatutulong upang kami patuloy pong makapag-broadcast at pangangailangan ng ministry. Alain po ang aming mga viewers na araw-araw pong sumusubaybay. Ang iba ay napakasipag mag-comment. Subalit ang iba ay nanonood lamang at hindi pa nagko-comment. Panginoon, alam po ninyo ang kalang pangangailangan. Kaya po, mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon. Sumaati nawa ang kapayapaan at ang mga pagpapala, siksik, liglig at umaapaw. Salamat, Panginoon, sa pagtugon niyo sa aming dalangin. Ito pong lahat ay aming hiling. Alang-alang pong lahat sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Okay, thank you so much Pastor Jumi sa iyo na mga pangunguna sa ating panalangin sa umagang ito. At tayo dadako na sa ating mga pagbati buhat sa ating mga manunood ay ating pumbatiin sila, Pastor Jumi. Yes po, maaring ilan-ilan na lamang po, ano? Si Brother Johnny Kapampangan, binabati ko po. Bahira ko kasi itong makita, pero ito yung aking kapatid, kasama natin dito sa gawain diyan sa bandang Lemery. Si Ma'am Cecil Martinez, nabati din po natin. Yan po ay nanonood from Panukulan, Quezon. Yan, so tinitingnan ko yung mga bibihira po nating mabati. Sister Isay Ismilio. Yan, si Ninong Doc ay atin ang nabati. Pulilio pala, correction po, nabanggit ko yung Panukulan yata. Si Ma'am Cecil po ay from Pulilio. Ano kasi iisa yung lugar, Pulilio Island. Si Sister Mila Cueto Ismilio. Sister Emmy Ragot Ocampo. Si Ma'am Crystal. At binanggit ko na ang aking Tita Emmy Estrada. Yan sa US. At si Tito Julie Estrada. Marami ngayon. At Sarah Estrada. Ayan. So, at si Tita Elijah Eli Estrada dyan sa Canada.
Tingnan ko pa kung may mga bago tayong mga viewers. Si Meli Andaya. Yan po. So, hindi ko alam, Pastor Porto, kung may nakikita ka mga bago tayong viewers. So halos dito, Mila Malyari, yan, B. Pasco, mga atin na po talaga yung araw-araw. Lalo na sina Sister Tess, Benyamante, Pearl de Torre Paras, Sister Adelaida, yan, malimit na po talaga, Mildred Ramos. Lalo na po sina Brother June at Rowena Reyes. Jelak daw ang ating mga viewer sa Ibayong Dako, sa mga galing sa ibang mga bansa. Ah, batiin natin 'yon. Sina Ma'am Mirna Ricalde, ano? Sina Sara Fiesta, yan po mga si Rowena Reyes, yan po mga Maricel Pascua, mga nasa ibang bansa po 'yan. Ating kapatid na taga San Pablo na nasa Ma'am Noemi Kapanate. Yeah. So, maraming salamat po sa inyo pagtangkilik po dito sa ating Hope and Love Morning Devotional. Alam ko kung Saida, magkakaiba yung oras natin, pero kayo yung talaga. Kahit puyat na doon. Si Ate Saida, Jenny De Leon Wang. Good morning din po. Kaya kahit sila yung ibang oras doon, ay talagang nagtitiis. Sina Sister Emma Husi. Yan po, mga ano natin. Si Sayori San. Mga taga-Japan. Okay, siguro si Nanay Edith Red, ganun din, Jocelyn Lucis Pimentel. Binabati po namin kayo lahat mga kapatid. Paumanin po na hindi man namin lahat na mabanggit, pero amin pong ipinaplas ang inyong mga pangalan para po yan ay sort of pagbati sa inyo. Marites Pabro, parang kilala mo ito, Pasto. Marites Pabro. Marites Pabro. Okay. Hindi po. Balik sa iyo, Pastor Porto. Okay. Thank you so much, Pastor Jovis, sa iyong pagbibigay daan na mabati ang ating mga taga-subaybay sa umaga nito po. Hindi man mga po namin mabati kayo lahat. Ano po? Nalalaman po ng ating mahal na Diyos ang inyo pong pagnanais na patuloy na mapakinggan ang kanyang mga banal na salita. Patuloy po kayong pagpalain ng ating mahal na Panginoon sa umagang na sumasapit itong morning devotional. Tayo sama-sama makatanggap ng biyaya at kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Dadako na po tayo sa ating mga parting words, Pastor Jube. Yes po, maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsubaybay ngayong umaga. Bagaman kami dadalwa, parang bihira itong mangyari, Pastor Porto, na dalawa. Anyway, ako'y sanay na sa ganito noong si Brother Joseph ay nagkaroon nga ng health problem, ay solo lang ako. Pero salamat ako dito sa aking co-host, si Pastor Porto. Talagang walang day off ito, walang baka-bakasyon. Talagang as may programa pa sa Celestial Bread, may pangangaral pa, ay talaga ako'y hanga na dito. So salamat po mga kapatid sa inyong patuloy na pagsubaybay. At ang aking dalangin, tayo pong lahat ay nabusog ng salita ng Panginoon at maisa kabuhay po natin ang lahat ng ito. Kaya salamat po sa ating mga liker, sharer, top fan at mga star senders. Ganon din sa ating mga donor, sponsor at supporter. Sa lahat ng ating viewers, ibalik po natin ang papuri sa ating fan. Ingat po tayong lahat mga kapatid. God bless po. Magandang umaga. Happy midweek po sa inyo lahat. Okay, maraming salamat Pastor Jube at siyempre git sa lahat sa ating mahal na Diyos na siyang muli nagdulot ng tagumpay sa atin sa umaga nito. At patuloy ko pong napabot sa inyo ang atin po mga pangaral. Isama po natin sa dalangin mga minamahal, mga kapatid ko. Ano po? Ang inyong abang lingkod ay may pangaral po gabi-gabi. Ano po? Ngayong buong isang linggo. At ito po ay blended. Ano? Mayroon po tayo naka face-to-face na ating ginagawa yung mga health protocols. At mayroon naman po tayong online sa Zoom. At gayon din po sa atin pong Facebook live. Ano? Kung masasamahan niyo po kami, inyo po kaming samahan mga minamahal na mga kapatid ko. Pwede po nga, kung gusto po ninyo, humingi kayo ng link. Ang atin pong Zoom ay pwede mag-accommodate ng 1,000. Kung gusto po ninyo nga link kayo ng inyong mga interest, mga kaibigan ninyo na gusto ninyo mapabutan ng pabalita, ay pwede po ninyo nga hingin sa akin ang link at maibigay sa kanila. Sila man po ay makapakinig mga minamahal ng mga kapatid.
Okay, so maraming pong salamat sa ating lahat at narito po muli ang Hope and Love ay muling namamaalam po sa inyo, mga minamahal mga kapatid. At patuloy na nagpapanay sa araw ng bukas, huwag po kayong mawawala. Napakahalagang usapin po muli ay atin pong tatalakayan sa araw ng bukas. Kaya nga po, kami po'y umaasa na isa sa isang oras kalahati na muling ipagkakalob sa atin ng ating mahal na Diyos sa araw ng bukas ay sama-sama po natin tanggapin ang mahalagang minsahing kaloob ng ating mahal na Diyos. Narito po muli ang Hope and Love. Nagsasabi sa inyo, ang Diyos ang siyang ating makapiling sa bawat yugto ng ating buhay. Bye-bye na po and God bless po sa ating lahat. Bye-bye po. God bless po. Panalangin tayong lahat.
lahat ay magkakaroon.